tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang Kasama Nyo Gabi-Gabi, Pangga, Ruth Abaw Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Pangga, Ruth Abaw Live. Good evening mga tay, mga kuya, mga mister, mga missis, mga best. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo sa maglupalab kayo inaabol itong ating broadcast. Nagbibigay po kayo at bumabati po ang inyong host, Pangga Ruth Abaw, at kayo po ay nakikinig sa programang Pangga Ruth Abaw Live. Ano po ang ganda ng kulay? Tinignan ko na ang ganda ng kulay ng unan ko. Kulay. Ang ganda ng pagka-green niya, tapos yung orange yung suot po. Ang ganda ng kombinasyon. Ayan. Ano po ang nilalaman nitong ating programa? Meron po tayong rated R usapang mag-asawa, kung saan tumatalakay tayo ng masaselang topic na may kaugnayan sa sex, sa pakikipaglabing, sa pakikipagromansahan, at sa pakikipagtalik ng mga mag-asawa. At ang problema po natin ngayong gabi ay ang problema ni Rolly. Okay, mabasahin ko na po yung problema niya para kayo po ay makapagbigay na ng inyong mga opinion, ng inyong mga payo para kay Rolly. Okay, sabi niya, Pangga, magandang araw sa iyo. Nakakahiyaman pero ibabahagi ko na rin sa iyo ang istorya namin mag-asawa. Ako si Rolly, 50 years old. Masaya at simple ang buhay namin ng asawa kong si Rita. For 30 years, nagsasama kami, wala naman ako napansin na kakaiba dahil busy ako sa paghahanap buhay. Dito ang nagretiro ako at magnegosyo, ay doon ko naobserbahan ang asawa ko. Si Rita ay maasikasong babae, mahinhin at very independent. Madalas niyang kasama at kabanding ang kanyang best friend na si Heidi. Marami silang ginagawa at madalas umaalis na magkasama. Sa tuwing sasama ako ay tumatanggi siya at mas mabuti daw na tumutok na lamang ako sa negosyo namin. Hindi ako nag-iisip ng masama pero nito lang may nagsabi sa akin na madalas nakikita ang dalawa na nanggagaling sa isang motel. Iba ang kaba ko Pangga, kaya naman napilitan akong ikumpronta siya. Dito na umamin siya na magkarelasyon sila ng kanyang kaibigan. Tomboy pala ang asawa ko. Napakasakit Pangga. Hindi siya nagkukulang sa obligasyon niya sa akin sa kama, pero hindi ko akalain na gusto din niya ay babae. Sa kabila nito, nakiusap siya na huwag kaming maghiwalay dahil ayaw niyang maiskandalo. Nasasaktan ako Pangga na nalilito. Ngayon ay nakikiusap pa siya sa akin na patirahin sa aming tahanan ang kanyang karelasyong kaibigan. Ano po ang gagawin ko? Bakit naman patitirahin pa sa iyo? Ano ba naman ito? Ayan, okay. So, yan po ang problema ni Rolly. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Rolly at nadiskubre ninyo na ang inyong asawa ay meron palang kabit. Pero ang kabit niya, imbis na different sex, same sex, kasing kasarian niya. Ano po ang mararamdaman ninyo at ano ang gagawin ninyo? Ayan, kayo po ba ay makikipaghiwalay na? Ayan. Ihiwalayan niyo na po ba ito? Yan na lang ang asawa niya. Ayaw daw maiskandalo. Ayaw makipaghiwalay dahil ayaw maiskandalo. Ayan, okay. Hanap ka na lang daw ng iba. So, ito ang problema ni Rolly. So, kung kayo po ay nasa sitwasyon ni Rolly, ano ang gagawin ninyo? Makikipaghiwalay ba kayo? Tapos doon sa pakiusap na patitirahin pa ba ninyo sa inyong bahay ang karelasyon niyang kaibigan, ano daw ang gagawin ni Rolly? Para sa inyong mga payo, pwede po kayong mag-text sa aking hotline number 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po ay 0916
1608-168. Lumayas na lang siya sa bahay nila. Aalis si Rolly. Tapos kayo ng dalawa magsama. Kailan na lang daw kayo bigyan? Ba? Sandali! Ipinundar ko itong... Well, halimbawa. Oh, ipinundar ko itong bahay na ito pagkatapos ako pa aalis. Eh, ikaw may kasalanan. Ayan. So ano po ang gagawin ninyo kapag kayo ay nasa katayuan ni Rolly? Pwede po kayong mag-text sa 0916-1608-168. Ganun din, kung gusto niyo magpabake, kung gusto niyo magpa-shoutout, kung meron kayong katanungan tungkol sa sex na gusto niyo isingit natin ngayon, kung meron tayong oras, kung gusto po ninyong ano pa ba? May katanungan kayo tungkol sa Krebsy, yun. Kung may tanong kayo tungkol sa Krebsy na gusto nyo sagutin natin ngayon, pwede po kayong mag-text sa aking hotline number para mapagbigyan po natin kayo ngayong gabi. Again, ang hotline number po, po ay 0916-1608-168. Batiin lang natin si Ma'am Amelita, Amelita Animos Campuzano. Madam, magandang gabi. Ayan, magre-request na ako ng kanta Always by Marco Season. Ilaline up natin yan, Amelita, kasi marami pang nauna. Pero, at saka ang ginagawa ko, kapag halimbawa, nag-request kayo, tapos patutugtugin ko na yung kanta, tinitext mo namin kayo para malaman ninyo na patutugtugin this night or that night ang request ninyo para hindi ninyo ma-miss yung ni-request ninyong kanta. Ayan. So, naka-line up, ilaline up lamang po natin ito, Ma'am Amelita. Thank you very much at nagpaparamdam ka na naman. Ayan. Kasi dati nakikinig ka lang pero hindi ka nagpaparamdam. So maraming salamat at nagpaparamdam ka na ngayon. Ilaline up natin yan, Always by Marco Season. Ito muna, good evening Idol Ma'am. Pag-greet po anak ko si Maria Paula sa kanyang graduation kanina. With honor siya, first honor sa klase nila dito sa San Basilio High School. Galing kay Rico at Emma. Congrats sa kanya. Congratulations, Maria Paula, sa graduation. Maria Paula Valencia. Ayan. Na first honor sa klase niya dyan sa may San Basilio High School. Saan po yung San Basilio High School? Saang lugar ito? Pampanga po ba? Taga saan ba kayo? Hindi nyo sinabi. Pampanga, Bulacan po ba kayo? Nueva Ecija? Taga saan po kayo? Okay, sige. So, sandali lang. Okay. Ngayon, ang pinaka-importante impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay impormasyon kung paano po kami makakatulong sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng Krebsy. Ang spelling po ng Krebsy, K-R-E-B-B-C. K-R-E-B-B-C. Again, K-R-E-B-B-C. Ito po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide. Again, mabibili po ito sa Mercury Drugstores Nationwide. Kung out of stock po ang Krebsy sa mga Mercury na malapit sa inyong lugar, mag-text po kayo paagad sa akin, kagaya si Sir Kit Lorenzo na nag-text sa akin kahapon nga ba yun, para mag-report na out of stock dun sa Mercury na kanyang bibilhan. So, pinasa ko po kaagad yung impormasyon doon sa aming marketing department, sa distribution department, at nalagyan po kaagad ng Krebsy doon sa Mercury na malapit sa kanyang lugar. So, kung kayo po ay pagpunta po ninyo sa Mercury Drugstore, tapos sinabing out of stock, mag-text po kayo kaagad sa akin or sa mga hotline numbers ng Krebsy. Mapapalagyan po natin kaagad ng stocks here. Mabibili din po ang Krebsy sa mga maliliit na butika. Mabibili din po sa aming mga distributors, resellers at dealers. Mabibili din po sa Pancrest Wellness Facebook page. At mabibili din po sa mga hotline numbers na 5 times kung binibigay habang tayo po ay nagpo-programa. Pwede po kayong magtanong sa hotline numbers natin kung gusto niyo mag-order na may 20% discount. Again, kung gusto po ninyo mag-order na may 20% discount,
Gusto niyo malaman kung may free shipping promo po tayo ngayon? Gusto niyo malaman yung spelling ng tindahan natin, official online store natin sa Shopee? Ang pangalan po ng ating official online store, Pancrest Wellness Online, kung saan nagtitinda po ng authentic, ng totoo, at hindi faking Krebs tea. Para, kasi pag sa Shopee po kayo bumili, may 20% discount kayo, free shipping pa po, automatic na free shipping kapag sa Shopee po kayo bumili. So again, ang pangalan po ng store natin ay Pancrest Wellness Online Store. Itanong po ninyo dun sa mga hotline numbers natin ang spelling, at kung meron po kayong mga Facebook, i-share po sa inyo ang link para mabuksan po ninyo para makabili na kayo ng Krebs. Okay. Para sa ng Krebs, Pangga, anong dahilan kung bakit tayo magtitake ng Krebs? Pasadahan ko lamang po itong mga testimonies natin, batay mga benefits ng Krebs, batay sa mga testimonies. Testimonya! Ano ka, barot-abaw? Batay sa mga testimonya ng ating mga users, batay sa mga patutuo ng ating mga users. Nariyan po yung mag-normalize ang BP, bumaba ang sugar, cholesterol, uric acid, at creatinine. Kaya marami po tayong users na bawasan ang ginagastos nila sa maintenance meds. Nawala po ang vaginal dryness dahil alam naman natin kapag menopausal women na natutuyo na po ang puwerta at masakit na makipagtali kaya ayaw na nilang pagbigyan ng kanilang mga asawa. Pwes, pag kayo po ay nag-crepsy, manunubalik ang pamamasa ng inyong puwerta at mabubuhayan ang inyong katawang lupa. Nawawala po ang mga rayuma, gout at arthritis, yung pamamanhid, pananakit ng mga tuhod, pamamanhid, nagtutusok-tusok, hindi maitapak ng mga talampakan, hindi ma-close open ng mga kamay, hindi maiyakap sa kanilang katawan ng kanilang mga braso, sumasakit ang balakang at sumasakit ang bewang, matutulungan po kayo ng Krebs dyan. Nakatutulong na umayos ang sex life ng mag-asawa, nagkakaroon ng maraming energy at hindi madaling mapagod, gumaganda ang tulog, nakakatulog na po ng 7 to 6 to 8 hours kapag kayo po ay nag-Krebsy. Hindi po kagaya dati na tulog manok po ang ating, lalong-lalo na ang ating mga senior citizens. Isang dahilan kung bakit gumaganda ang tulog ay dahil hindi na po gising na gising sa madaling araw para umihi. Kung dati po 5 to 6 times ang ihi ng isang matanda sa buong magdamag, ngayon po isa hanggang dalawang beses na lang. At kapag kayo po ay nagising, mabilis kayong makakabilig sa tulog. Madali kayong gumaling sa sakit, pero lalakas ng resistensya ninyo laban sa sakit. Bumabata ang itsura, pumuputi, kumikinis ang balat, gumaganda at gumagwapo. Nababawasan ang asthma, ulcer, acid reflux, vertigo, mga pagkahilo at mga migraine attacks. Nakakatulong sa tamad na mga manoy ng lalaki. Kaya yung mga kalalakihan natin, kahit senior citizens na, kahit past 70 na or past 80 na, nabubuhayan muli ang kanilang sex life nang sila po ay mag-take ng Krebs. Nagiging irregular ang mga menstruation, nawawala ang constipation, nawawala ang mga almoranas, lumilit ang mga bukol, pati mga varicose veins. Ilan lamang po yan sa napakarami pang iba't ibang benefits na pwede nyo makuha sa pag-inom ng Krebs. Pakinggan po ninyo itong testimony ni Ma'am Lenny De La Cruz, isang teacher na nag-dialysis patient kung paano nakatulong ang Krebs sa kanyang katawan. And of course, narito po ang mga hotline numbers ng Krebs para sa inyong katanungan, para sa inyong orders na may 20% discount, para malaman ninyo kung meron tayong free shipping promo ngayon, at para malaman po ninyo yung spelling ng online official online store natin sa Shopee, kung saan makakabili kayo ng may 20% discount at free shipping po. Narito ang mga hotline numbers ng Krebs. Pangga, Ruth Abao. Live. Ito ang VWIZ 882. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950
0988-8585. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Si Teacher Lenny Herda de la Cruz. Ayan. Teacher Lenny, magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Hi! Hi. Kumusta na po kayo? Ilang taon na po kayo? 49 po. 49! Okay. Kailan nyo unang nalaman yung tungkol sa Krebsy? Ay, itong June lang po. Actually po, hindi ako makatulog. Tinawa ko po yung cellphone ko tapos yung jet. Ang ginawa ko po, naghanap ako ng station. Narinig ko po yung program nyo. Then, Krebsy. Nag-interesado po ako. Okay. Kasi po, dinadialysis po ako. Wow. Then, narinig ko po yung mga testimony nila na maganda sa blood sugar, sa high blood. Ngayon po, nag-take ako, sabi niyo nga po, 20 days challenge. Opo. Ngayon, nag 20 days challenge po ako, isa lang po sa umaga, isa sa gabi. Tinay ko po yun siya, itong June. Okay. Ngayon, sabi ko, atot naman ang tulog po. Wow. Tapos nakaramdaman ko po siya kung ano mangyayari sa akin. Then, yung pag nag-dialysis po ako, ang kati ng likod ko, parang may mga butig-butig siya na mga pimples na medyo napipisa ko. Tapos yun na yun po, nawawala na po yung mga sugat niya. Unti-unti na po yun. Ay, sandali, Ma'am Lenny, ilang beses po kayo nagda-dialysis? Twice a week. Di ba masakit yung dialysis? Opo, tinutusok talaga po ng karayo. Oo, gano'n nakatagal kayo nagda-dialysis? Ano po, 1 year na po may hit. Talaga, 1 year. Ano yan? Talagang tuloy-tuloy na yung dialysis? Hindi ko nga po alam. Kaya nga po sabi ko, itay ko kaya itong Krebsy, sabi. Kasi nga po, yung nalaman po, tumawag ako, sabi niya, sabi ko, anong benefits ng Krebsy? Sabi niya po sa akin, ma'am, ano, papababa ng blood sugar, ng high blood, then napapababa ng creatinine. Yung doon ako mag-iinteresado sa creatinine. Mataas ang creatinine ninyo. Opo. Dati po, 500, naging 600, hanggang sa 10. Ano daw yung dahilan kung bakit tumataas ang ganun ng creatinine ninyo? Hindi rin po masabi ng doktor sa amin kung bakit. Talaga? Hindi rin po nila na-explain. Sabi po, sa kinakain daw po namin, din sa protein daw po, masyado daw po maraming protein. Kaya daw po, totoo ba yun? Totoo ba yun na kumakain ka ng maraming protina? Hindi naman po ako mahilig din sa karne eh. Oo, pero mataas. Yun ang paliwanag. Basta mataas ang creatinine mo. Opo, yun ang sabi sa amin. Oo. Kaya pati po ako, kasi po hindi lang naman po akong teacher dito na nagda-dialysis. Ah, talaga? Yes, opo, ang dami po. Kasi dito po sa amin, sa Palawan, sa Puerto Princesa, kunting ano lang, dialysis kagad. Sabi ko, ba't ganun? Ano pa ba yan? Sa government hospitals po ba yan? O private? O bakit po, bakit parang ang unang sinasabi sa inyo, dialysis kagad? O yun nga po ako magtataka. Bakit sabi ko, hindi mo ginagawa ng paraan. Yeah, correct. Oo. O diba? Oo. Magkasakit po ako dun sa provincial po, ay hindi po sa provincial hospital, ay dun po sa mga private, pagka anong sabi, dialysis ka agad. Pero alam po ba ninyo kung gano'ng tumataas ang sugar ninyo, sinabi po sa inyo? Sa akin po, hindi naman po tumataas ang gusto lang sa 200. Basta bumababa din po siya. So, ganun lang ang pinakamataas mong sugar, 200, pero ang hatol sa'yo, dialysis ka agad. Opo, ganun po. Tapos nga po sabi sa akin, high blood. Ngayon po, ang nangyayari sa akin, kasi bago po kami isasalang, i-BBP po kami. Dati po, 140 over 90, over 100, 150. Okay. So ngayon po, 140 over 80, then minsan 130, 120 over 80 na po yung aking blood pressure. Ah, simula nung nag-Krebsy po kayo, bumaba po yung BP ninyo. Okay. Opo, bumababa na po siya. Kaya ngayon po, ang ginagawa ko, tinutuloy-tuloy ko na po siya. Hindi na po ako nag 20 days challenge. Tuloy-tuloy ko na po siyang ano. Tuloy-tuloy na twice a day. Opo. Ang ginawa ay kahapon po, ang nangyari sa akin, 3 lang kaso, kung hindi ako makabangon, grabe ang sakit ng aking mga muscles. Opo. Then, tinawagan ko, pwede pa ba ako magdagdag na uminom ng 3D? Kasi 3 lang kaso ako, sabi, okay, walang ano yan, no overdose. Tama. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, sabi nito na ganun. Di pagkababa ako ng cellphone,
uminom ka agad ako, tapos sa gabi, after ng dialysis ko, basta po after dialysis ko yan, umiinom ako kaagad ng Cribsy. Oo, pampalakas yun, ano? Opo. Din kaninang umaga po, din, ano, one day, ano ako, trangkaso, kanina po nakapasok na po ako sa school. Parang nagbaliwala lang po. Oo, samantalang dati, ang trangkaso, usually, mga 3 days ka yan, di ba? Di ba kakapasok? Opo, yung mga kutitsyo ko nga po, sabi ng isang kutitsyo ko, hala, sila doon po, this. Huwag ka mag-alala, sabi ko. Ang ginamit ko, Cribsy lang. Sabi ko, sa Mercury ko lang yung nabibili. Tapos, matuwing alas 9 po, pinapakinggan ko po kayo. Ay, salamat itong naman. Itong asawa ko naman, narinig niya na po pwede daw sa kalbo pagpatubo ng buhok. Magulat ako. Kasi sabi ko, yung isang pagkukulang ng isa. Ininom din niya. Sabi ko, malay mo, tumubo yung buhok ko. Siguro nga. Sabi ko naman lang ganun. Pero, whatever it is, I'm sure magkakaroon ng magandang benefits din sa kanya. So, dati po, Mami Lenny, dati po ba hindi kayo nakakatulog? Anong oras kayo natutulog? Talagang hindi kami makatulog. Yan yung nagda-dialysis ko. Ah, hindi kami basta-basta makatulog. Ganun pa, pala yun. Ano po talaga, bangon kami? Tulog mga, parang tulog manok lang. Tulog manok, oo. Oo, ganun. Parang pagkasaglit na may magalaw, gigising kami. Ngayon so, napakababaw, po, napakababaw ng tulog ninyo. Opo, napakababaw. Oo. Kaya nga po, yung pagdating pagka-dialysis ko, may baon na po ako sa bag ko na Cribsy. Pagkatapos ko po niyan, ang ginagawa ko, umiinom na po ako niyan. Tapos pag-uwi ko sa bahay, dire-diretso po yung tulog ko, makakagising ako po. 4:05. Wow, tapos yung kasi papasok ka na sa eskwelahan. Opo. Ayun. Kasi nga po, ang pasok namin 6 o'clock. Tapos eh, yung constipated din po daw kayo dati? Hindi kayo makapupo? Tagal. Ganun din po yan sa mga nagda-dialysis. Ah, yun talagang pala talaga. Ang hirap po. Oo. Kasi yung isang teacher din na taga Aburlan, sabi niya, Ma'am Lenny, ang nahihirapan ba ako magpupo? Ganon. Ngayon po, tuwing umaga pag-gising ko po niyan, pahinga-hinga lang ako ng konti. Yun, diretso na po ako ng siya. Minsan, twice pa nga, minsan twice, bago ako makatasok ng school. Ang ganda, no? Ang ganda ng pakiramdam na nagbabawas ka ng regular, eh, no? Opo. Oo. Hindi yung parang feeling mo, ang laki-laki ng tiyan mo, parang bloated ka na di mo maintindihan. Opo, kasi noon po, nung pag hindi kami nakapupo, mga 3-4 days, ang sakit ng tiyan namin. Naku, oo. So, ang dami niyo palang mga nagda-dialysis dyan. Anong puro mga teachers kayo? Alam mo, nakakapagtaka, Ma'am Lenny, kasi para bang Puerto Princesa, ang sarap ng mga pagkain, puro fresh ang mga pagkain, hindi naman siguro kayo puro process. Alam niyo po, sa amin, dito ang nagda-dialysis, 15 yata yung upuan namin, may first shift, second, third, fourth, hanggang alas 12 ng gabi. Ano ba yan? Tapos yan, tuloy-tuloy na yan, ano? Biro, isang taong ka na nagda-dialysis. Ayan. At saka, yung, kumusta po yung lakas ng katawan ninyo? Lumakas po ba kayo sa Cribsy? Ah, okay naman po. Hindi naman po ako nangihina. Ayan. Kasi dati po niyan, bago ako isa lang niyan, hindi na ako halos makalakad. Parang nangihina yung tuhod ko. Tapos parang wala akong mga buto. Pagkatapos yung isa lang sa dialysis, parang inubos ang energy mo, parang gano'n. Talaga po. Ah. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, ala, sabi ko, gutom na gutom ako. Sabi ko, minsan hindi po ako kumain. Sabi ko, kinakausap niya ako. Sabi ko, huwag mo akong kakausapin. Sabi niya, bakit? Wala, hindi kita sabi ko, maihihilo ako. Baka mamaya masaktak lang kita. Sabi ko, huwag mo akong kakausapin. Sabi ko naman, maihihilo talaga. Kasi po, pag ganyan, parang ubos na ubos yung energy mo. Tsaka, gutom na gutom po ako. Ganun pala yun. So, pag ngayon, na after mo ng dialysis na nagkikrebsi ka, kumusta na po pakiramdam? Ayun po, baliwala po, sabi sa akin ng mga kasamang to, ba't sabi niya, pagkatapos mo ng dialysis, parang baliwala lang sa'yo na diretso ka, pagpasok pa dun sa mga sadakyan nyo, tulong. Sabi ko, hindi ko lang po kasi masabi sa kanila kasi minsan ang iba ayaw maniwala. Totoo yun. Oo. Sa bagay, pag nakikita na nila kayo palagi, doon na siguro sila, yun ang mahirap, hindi naniniwala. Minsan kasi, sinasabi mo na sa kanila, minitiang ka lang nila, tapos mayroon nga po kagabi akong kausap sa niya. Sabi ko, gumagamit kasi ako ng Cribsy after ng dialysis natin. Sabi niya, oh yes, ma'am, naririnig ko na yan. Pero, baliwala lang po sa kanya, hindi siya interesado. Hayaan. Yun ang problema sa kanila po, parang, ano lang, okay lang, parang, compliment lang yan, ganun. Hindi
di bali ay ang kariniwan lang po sa kanila, hindi nila sinubukan. Hindi nila sinubukan. O di, sa bagay, kung sa tuloy-tuloy na pagtitake mo niyan, makikita nila talaga yung pagbabago sa'yo. Siguro ang iniisip din nila, eh, kasi bago ka palang mga nagtitake niyan, tingnan natin kung matagal na. Ganun, oo. So, tapos, ano po, yung ano po, yung sa mukha ko po, kasi nagkasakit ako, medyo parang magkaroon ng mga, yung ano ba, yung butlig-butlig po dyan sa mukha. Opo. Ngayon po, unti-unti na po siyang lumulubog. Ah, talaga. Ito yung sinasabi mo kanina, yung mga butlig-butlig niya. Yan po, unti-unti na po siyang lumulubog. Tsaka po yung kutis ko po, medyo nag-iiba na po dati, para akong sunog. Ay, talaga? Bakit? Dala din ang dialysis yan? Opo, kasi ang sabi po sa akin ng doktor, yung mga organ daw po, yung mga ugat daw po namin, nasisira daw po yung mga cells. Dahil sa dialysis? Sa dialysis daw po, ang nangyayari, pag dinadialysis kami, kahit mga supplement kami sa katawan, tinatapon daw po yan ng machine. Hindi na naman yung sinasabi na, ito ititira ko, kasi ito supplement. Oo, tama. Hindi tinatapon. Kung baga lahat, hindi niya kilala kung ano, basta lahat itatapon niya. So, yung nalaman ko po sa doktor ko na ganun, ang sabi ko ngayon, pag magdadialysis ako mamaya, hindi po ako uinom ng food supplement, ng after na po. Tama. Kasi sabi ko, sayang. Sayang naman. O, itatapon lang din ang katawan ninyo. Opo, ganun po ang nangyayari. So, ngayon yung kutis nyo, anong nangyari sa kutis nyo? Tinis na po siya, pumuputi na po siya, bumabalik na ako sa normal. Ay, buti naman. Opo, kasi sabi nga po ng mga kutisyo ko, Ma'am Lenny, ba't nang iba yung mukha mo? Parang nangulubot po yung mukha ko. Sabi lang ganun. Ang ganda-ganda mo, pero bakit ngayon nangulubot niya? Parang talagang nasunog ka. Ah, dahil nga dun sa dialysis. Opo. Oo. Kasi lahat po ng nutrients, hinihigop niya. So, noon po hindi ko pa alam yan. Kaya inom din ako ng inom habang bago ako magdialysis. Iniinom ako ng food supplement. Yung pala tinatapon lang. So, ngayon dahil sa Krebsy, parang pumuputi, kumikinis yung kutis ninyo. Tapos po, yung buhok ko, dati po manipis lang po. Ngayon, medyo kumakapal na po siya na madulas. Aba, okay. Ayan, kaya pala yung sinister, gustong nakawin yung Krebsy mo. Kaya nga po, sinita ko siya kanina. Sabi ko, bakit parang nagdawasan yung Krebsy ko? Bumili ka ng sarili mong Krebsy. Yung anak ko po, na hinahatsing na, medyo masinisipon. Sabi ko, ayaw na mag-inom pa ng Krebsy, bibili na tayo ulit. Sabi ko nang ganun sa kanya. Basta po, pag napapunta po ako sa My Mercury, bumibili ako ng tatlong pad. Nagtanong po ako ng isang box. Sabi, 1,775. Sabi ko, susunod, isang box na bibili ko pa rin, ako balik-balik. So, Mami Lenny, Teacher Lenny, ano po ang maipapayo nyo? Sana nakikinig yung ibang mga co-teachers ninyo, ganun din, nagdadialysis sila at nahihirapan sila na kagaya ninyo. Ano po ang advice nyo sa kanila? Ang sa akin po, wala naman pong masama kung susubukan natin, di ba? So, kung kailangan, bakit hindi? Kung doon tayo gagaling sa Krebsy, bakit hindi natin gamitin? Kasi ang iba po ayaw nila. Pero sa akin talaga, sinubukan ko ito. At na-prove ko rin po. Okay. Mami Lenny, naku, maraming salamat po sa pag-share ninyo ng testimonial po ninyo at malaking tulong po ito dun sa ibang mga nakikinig na nasa kagaya ng inyong sitwasyon. Salamat po, Teacher Lenny, ha? Thank you po. Okay, good night po. Bye-bye. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, balik na po tayo mga tema, mga kuya, mga
Mister, mga Missis, mga best, yung mga best! Sa ating Rated R Usapang Mag-asawa, balikan natin ang problema ni Rolly isang beses pa para sa kapanganan ng ating mga listeners na ngayon lang kabubukas ng kanilang radyo. Ito po, uulitin po ang problema ni Rolly para kayo po ay makapagpayo at makapagbigay ng inyong mga opinion. Magandang araw, Pangga! Nakakahiyaman pero ibabahagi ko na rin sa iyo ang istorya namin mag-asawa. Ako po si Rolly, 50 years old. Masaya at simple ang aming buhay ng aking asawang si Rita. For 30 years na nagsasama kami, wala naman ako napansin na kakaiba dahil busy ako sa paghahanap buhay. Dito ang nagretiro ako at nagnegosyo, doon ko naobserbahan ang asawa ko. Si Rita ay maasikasong babae, mahinhin at very independent. Madalas niyang kasama at kabanding ang kanyang best friend na si Heidi. Marami silang ginagawa at madalas umaalis na magkasama. Sa tuwing sasama ako, tumatanggi siya at mas mabuti daw na tumutok na lang ako sa negosyo namin. Hindi ako nag-iisip na masama pero nito lang ay may nagsabi sa akin na madalas nakikita ang dalawa na nanggagaling sa isang motel. Iba ang kaba ko, Pangga, kaya naman napilitan akong ikumpronta siya. Dito umamin siya na magkarelasyon sila ng kanyang kaibigan. Tomboy pala ang asawa ko. Napakasakit, Pangga. Hindi siya nagkukulang sa obligasyon niya sa akin sa kama, pero hindi ko akalain na gusto niya ay babae rin. Sa kabila nito, nakiusap siya na huwag kaming maghiwalay dahil ayaw niyang maiskandalo. Nasasaktan ako, Pangga, na nalilito. Ngayon ay nakiusap pa siya sa akin na patirahin sa aming tahanan ang kanyang karelasyong kaibigan. Ano po ang gagawin ko? So, kung kayo po ay nasa kalagayan ni Rolly at nalaman ninyo na ang inyong asawa ay bakla or tomboy, ano po ang gagawin ninyo? Makikipaghiwalay ba kayo kahit maiskandalo kayo? Eh, dito sa tanong na kailangan bang bakit patitirahin sa inyong bahay? Hindi ko mag-gets kung bakit kailangan patirahin. Para sa akin, this is a big no-no. Hindi dapat patirahin yung kaibigan. Ano, para malaya kayo na gawin ang gusto ninyo. Ayan, okay. Hindi pwede yan. Basta sa akin, hindi pwede patirahin dyan. Pero yun ang tricky question dito. Kung kailangan bang makipaghiwalay, ano ang gagawin ni Rolly sa sitwasyon dito? Kung meron po kayong payo para kay Rolly, pwede po kayong mag-text sa aking hotline 0916-1608-168. Again, ang hotline number po natin ay 0916-1608-168. Pumayag na siya para dalawa na ang asawa niya. Eh yan, naalala ko dito, Fred. Parang yung... alam po ba ninyo yung sitcom na Friends? Ewan ko pa doon sa mga hindi pa nakakalam ng sitcom na Friends. Lesbian din yung napangasawa ng isang lalaki doon na si Ross. Tapos sabi niya ganun, para magkaroon ng spark sa relasyon nila, sabi niya magpasok ng isang babae. Ang mismong nagsabi noon ay yung asawa niyang babae na ano kaya mag-threesome tayo. So, pumayag siya. Sabi niya, kaya lang nagtaka ko. Bakit parang saglit lang yung papel na ginampanan ko pagkatapos mas matagal na silang dalawa? Hindi na siya pinansin. Kumbaga, saglit lang na isinama siya dun sa threesome nila. Pagkatapos, yun na, yung dalawang babae na, yun na ang naglabing-labing, yun na ang nagtalik. Ayan, baka naman ganun na mangyari sa kanya. Dalawang asawa niya, pero siya ang ikatlo, outside ako lang buo siya. Ayan. Okay, sandali. Dito muna tayo sa ating text, mga questions natin tungkol sa Krebsy. Good evening po. Pwede po bang uminom ng dalawang Krebsy sabay po inumin? Yes. Okay. Ako po, sa gabi, dalawang Krebsy sabay ang iniinom ko. Okay? Kasi gusto kong makatulong sa aking pagtulog. So, dalawang Krebsy po ang iniinom ko sabay bago ako matulog. Meron tayong mga users na lalo na kapag maraming mga sakit sa katawan, 2 capsules ng Krebsy, 3 beses sa isang araw ang inom nila ng Krebsy. 2 capsules sabay, 3 beses sa isang araw. So kung sa tanong na
kung pwede bang uminom ng dalawang Krebs sabay po yun? Yes, pwede po. Aha, okay. Okay. Ma'am Ruth, okay lang po ba na pagsabayin ng Krebs kasi nagtitake din ako para sa asma ko? Okay lang po ba yun? Yes. Pwede po isabay ang Krebs sa mga maintenance meds nyo na iniinom. Kung meron kayong iniinom para sa inyong asma, although pansin po ninyo at pakiramdaman ninyo ang katawan ninyo kasi ang kagandahan po sa Krebs, lalo na kapag kayo ay nagtitake ng ganito, mga asthma medicines, sugar medicines, blood pressure medicines, bumababa po kasi ang BP, nagiging normal ang BP, kaya meron tayong mga users, hindi na po sila nagtitake ng maintenance medicine kasi mababa na po ang kanilang BP. Take as needed na lamang po. Kung sumakit ang batok nila, doon lang sila magtitake ng BP medicine sila. Pero otherwise, hindi na po sila nagtitake dahil nga po, normal na po ang kanilang BP. Sa sugar naman, binabawasan na po nila ang iniinom nilang maintenance meds para sa sugar. Kasi nahihilo sila. Bakit sila nahihilo? Yung pala, bumabagsak na ng husto ang kanilang sugar dahil sa Krebs. Ang isang case natin dito, si Tita Jojo Castro, na minsan hindi bumaba ng 80 to 100 ang kanyang fasting blood sugar. Yung pagkagising niya sa umaga, palagi po ang kanyang sugar noon kahit siya ay nag-i-insulin na, pagising sa umaga, 200 ang kanyang fasting blood sugar. Nang simula siyang nag-take ng Krebs, naging 80, 85, pinakamataas na yung 100 fasting blood sugar. Kaya siya po nagbabawas na ng kanyang maintenance. Sa asthma, pakiramdaman po ninyo kasi mayroon tayong mga testimonies na napakaganda ng Krebs para sa mga asthma. Hindi na sila ina-atake. Kung hindi po kayo aatakehin na, there's no need for you to take the medicine. Okay. Ma'am Ruth, magkano po ang isang Krebs? Okay. Ang Krebs po ay sa mercury, kung sa mercury kayo bibili, 20 pesos and 50 centavos ang isang capsule. 205 pesos ang isang banig na 10 capsules. Pero kung kayo po ay bibili sa amin, sa Pancreas Wellness Facebook page at sa mga hotline numbers na binibigay natin, ang magiging presyo na lamang po ng Krebs, lumalabas na 15 pesos and 60 centavos kada sa isang capsule. Dahil ang isang box po ng Krebs na naglalaman ng 100 capsule ay 1,560 pesos. Ulitin lamang natin, kung kayo po ay bibili sa amin, ang isang box po ng Krebs ay 1,560 pesos. So papatak na ang isang capsule po ay 15 pesos and 60 centavos na lamang. Yan. So dito na tayo sa mga text messages para kay Rolly. Nako, wag na wag mong patirahin kung ayaw mo kitang hiwalayan. Ayaw mo kitang hiwalayan? What? Basta sabi niya, huwag na huwag mong patirahin. Ayan, huwag na huwag mong patirahin. Oo nga eh, anong dahilan kung bakit kailangan mong patirahin? Ang kapal naman ang mukha ng asawa mo, bakit patitirahin pa dyan sa'yo? Di ba? Sabi ni Miss Rufy, okay, Miss Rufy, huwag mong hiwalayan ang asawa mo pero never kang pumayag makasama sa inyong bahay ang babae niya. In the hope na magbago siya at ma-realize na nagkakasala siya sa ginagawa niya. Gawin mo ang lahat para mahumaling sa iyo ang asawa mo. Ipagdasal mo siya. Ayan. Okay. So, huwag mong hihiwalayan. Ipagdasal mo siya. Ayan. Pilitin mong gumawa ng mahabang para mahumaling sa iyo uli yung asawa mo. At, pero huwag kang papayag na tumira doon yung babae. Okay. Sabi ni Miss Rufy, ay Pangga, hindi ka na ba magpo-programa ng Sunday? Sana maibalik ko muli. Ginagawan po namin ng paraan, we'll have to submit a new proposal sa management ng kabilang istasyon. Kasi yung kabilang istasyon po ay government station. So nagpalit na lahat ng administration, lahat po ng kontrata namin ay hanggang June 30 lamang. Kaya gumagawa kami ng paraan, nagsasubmit kami ng proposal in the hope na mapagbigyan ulit kami na magkaroon kami ng panibagong programa. So, abang-abangan nyo lamang po. Sana nga. At saka ipagdasal po ninyo na maipagpatuloy natin ang programa natin sa kabilang istasyon. Ganun din. Pangga, bakit wala ka na sa kabilang istasyon yung pang Sabado at Linggo? Yun po ang paliwanag. Dahil po,
nagbago na ng administrasyon, kaya panibagong pakikisama. Panibagong pakikisama, panibagong pagsasubmit ng proposal para tayo po ay makapagpatuloy ng programa. Sabi ni June Martinez, Ma'am, good evening po. Ma'am, para po kay Wally, okay lang natanggapin niya na isang tomboy ang kanyang asawa. Kahit na siya ay may girlfriend, okay lang yon. Pareho naman silang girl. Ang masakit, Wally, ang karelasyon ng asawa ay lalaki. Masigit na masakit yon. Ma'am, pakilain na po ng song, You're the best thing that ever happened to me. Yan. Sabi ni, by Sid Lawrence, sabi ni June Martinez. Pero hindi pa masakit ninyo kasi parang, ganun ba yun, June? Mas masakit kung lalaki, kung babae, okay lang. Ganun ba yun? O hindi pa parehong pangangaliwa yun? Aha, sabi dito. Okay. Hi, Ate Pangga. Tuloy lang ang pag-take. Ano? Arehon lang yun. Arehon lang yun? Pareho lang yun? Yan, okay. Hi, Ate Pangga. Tuloy lang ang pag-take namin ng PrebC. Lagi kami nakikinig sa iyong programa. Si, okay. Ginoong Servando Manabat at si Ma'am Zenny Manabat. Okay. Good evening, Ruth. Para kay Rolly. Kung ako sa'yo, patawarin mo na lang si Rita. Wala ka nang magagawa kung lesbian siya. Huwag kayong maghiwalay. Magsuporta na lang kayo sa isa't isa. Yan. O, patawarin mo na lang. Wala ka na daw magagawa kung lesbian, pero huwag mong hihiwalayan. Okay. Pagka, tama ka. Pumayag na magsama sila para dalawa asawa niya. Hala, hindi po sinabi yun. Ang nagsabi po niyan, yung aking technician na si Fred Belamala. Mas okay, tatlo sila. E paano nga kung halimbawa ganun, magkakasama nga sila. Pero baka mamaya, hindi na niya mapilit yung asawa niya dahil very convenient na para sa kanila. Sila ng dalawang palaging magkasama, sila ng dalawang palaging nagse-sex. Tapos, hindi niya mapagbibigyan yung asawa niya. Si Rolly, hindi na niya mapagbibigyan. O di, lugi siya. Just a thought lang. Idirekta ko na lang, wala ng alibay pa. Hindi po ba yung magkaroon ng relasyon ng asawang babae insulto sa kalalakihan kapag mo ay karelasyon ng asawa niya na iba, insulto yung may ibang lalaki ang asawa niya. Paano naman po kung babae pa ang karelasyon? Hindi po ba mas insulto yon kay Rolly? Kung sakaling ganun ang gusto mangyari ng asawa niya, dapat malaman niya ang dahilan. Sa nakita ko kasi, baka yung babae, kaibigan, gustong magkaanak pa. Baka hindi lang masabi sa'yo kung ano ang gustong venture ng karelasyon ng asawa niya. Baka gusto ng karelasyon ng lalaki magbibigay sa kanya ng anak. Baka gusto lang ni si Rolly sorpresahin ng dalawa. Okay, ayan. Sandali lamang po. Bago pa natin puntahan ang iba pa nating mga text messages, dito muna tayo sa ating Panga's Favorite Playlist kung saan nagpapatugtog tayo ng inyong mga requested songs. At ang ating patutugtog ngayon ay request ni Ali ng Balabang Palawan para kay Mark Vergara. Sa ating Panga's Favorite Playlist, Torn Between Two Lovers. Narito si Fred Aliano. Good evening, Ma'am Pangarong Tabang. User po ng Pepsi. Mag-order uli ako. Yan, si po. Si Danilo Eusebio. Magandang gabi po, Ma'am Pangarong Tabang. Keep healthy and God bless you. Nakabuti sa kalusugan ko ang Pepsi. Maraming salamat po. Si Ma'am Edna Vinyas. Hi, Ma'am Ruth. Good evening po. Hi, Ma'am Edna. Good evening din po sa inyo. Okay. Aha. Bago natin ipagpatuloy yung ating mga text messages at pag-discuss sa problema ni Rolly, paraanin po muna natin ang isa pang testimony natin ng privacy. Pakinggan nyo naman kung paano natulungan si Ma'am Luz Simbulan sa kanyang kalusugan dahil sa pag-inom ng privacy. At ang mga hotline numbers ng privacy, kung gusto po ninyo mag-order na may 20% discount, kung gusto ninyo malaman kung may free shipping promo po tayo ngayon, kung gusto ninyo malaman yung spelling at pangalan ng online store sa Shopee kung saan kayo makakabili ng authentic ng hindi faking privacy, narito po ang mga hotline numbers ng privacy.
About live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Si Ma'am Luz Simbulan. Hi Ma'am Luz, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, si Ma'am Luz ay ilang taon na po at taga saan po kayo? 66 na po ako, taga Pampanga. Taga San Miguel, San Simon, Pampanga. San Simon, Pampanga. Matagal na po kayo nakikinig dito sa programa? Ikaw na lang po ako nakapaginig sa inyo nung last September. Ah, bago pa lang. Okay. Opo. So ano pong dahilan? Ay, sinubukan ko nga po yung sinasabi niyong Krebsy. Opo. Ay, sandali lang po. So, Nanay Luz, tama po ba? May mga anak kayo? May mga apo na? Opo. Ayan. Okay, so, Nanay Luz, ano pong dahilan kung bakit naisipan yung subukan yung Krebsy? Ay, lagi po ako na-stroke ko ako nung last 2016. Okay, okay. Eh, opo, na-stroke ako nun. Eh, lagi po ako nahihilo, lagi ko na lalampot. Ah, pero sandali, Nanay Luz, nung na-stroke kayo, ano po, may iniinom kayong gamot? Kahit may iniinom kayong gamot, nahihilo pa rin kayo at nangihina? Opo. Ah, okay. Alam, nagme-maintenance po ako. Ah, ano po ang binimaintain niya? Maintenance po para saan? Hindi lang sa pressure po. Ah, sa blood pressure. Hindi rin po nawawala yung hilo ko at pang nalambot. Oo. Hindi ako makalakad kung wala akong tukod. Naku po. Eh, yung blood pressure po ninyo, gano'n po kataas kahit nagagamot kayo? 200 plus po. Ay sus, Ginoo, 200 ang BP ninyo? Nagagamot kayo, kahit nagagamot na kayo? Opo. Naku, grabe naman. Okay, so after niyo... Mataas po yung cholesterol ko eh. Ano po ang cholesterol ninyo? Maybe kung 400. Naku po, 400. Okay, so nung napakinggan po ninyo yung Krebsy, so sinubukan niyo yung Krebsy, ano po naging ito? Opo, napakinggan ko po araw ng Sabado, alas 7. Ah! Okay, wow. Opo. Okay. Na sinabi nga po ninyo yung subukan ng Krebsy. Opo. Sinubukan ko po, total ba wala naman po mawawala sa akin kung lalakas ako. Opo. Nagpabili po ako agad sa butika. Okay. Ngayon, sinubukan ko po, lumakas. Isang linggo po bago lumakas yung katawang ko. Oo. Uh-huh. Nawawala po yung mga sakit, saka yung nahihilo, konti-unting nawawala. Wow! So hanggang ngayon po, nagtutukod po ako doon, ngayon hindi na po. Wow. Naglalakad pa ako kahit wala nang tukod. Oo. So, pero Nanay Luz, sandali lang po. Ibig nyo sabihin, simula nang na-stroke kayo ng 2016, kahit umiinom kayo ng kung ano-anong gamot, mahina pa rin kayo tapos mataas yung blood pressure nyo, ganun pa rin. Opo, ganun din po. Hindi po nawawala. Oo, tapos nung nag-Krebsy kayo, ano yun? Nawala. Bakit meron po kayong parang arthritis ba yun na sumasakit din yung mga kasukasuan ninyo, mga ganyan? Opo. Opo. Oo. So, tapos ngayon? Nawala na po. Saka, nakakatulog na po ako ngayon. Ay, bakit po dati? Paano po ang tulog nyo, Nanay Luz? Ay, hindi po ako nakatulog. Magigising ako ng alas 12, hindi na ako makatulog. Anong oras kayo natutulog noon dati? Alas 9, tapos pagdating na alas 12, gising na kayo. Tapos alas 12, magigising na ako, hindi na ako makatulog nun. Naku, patay kang bata. Eh, kumusta po ang tulog nyo ngayon? Ngayon po, tuloy-tuloy na po. Wow! Anong oras po? Pero magigising din ako ng maaga, mga alas 4. Ganun po, hindi na ako nakatulog. Alas 4, nagigising.
Oo. Pero nagigising ako. Anong oras po kayo natutulog? Alas 8, alas 9? Alas 8 po, alas 9. Oo, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. At tapos kung makinig sa inyo, natutulog ka. So ano na yun, Nanay Luz, naka 7 to 8 hours ka rin, natulog. Maganda na yun. Kasi ano? Po. Tapos yung cholesterol po ninyo ngayon, Nanay Luz, kumusta na po? Mababa na po. Ah, talaga ba? Wow. Opo, bumaba na po. Oo. Ay, yung BP ninyo, baka mataas pa rin yung BP ninyo. Yung presyon ko po ang 140, 130, gano'n na lang po. Oo, samantalang dati 200, ano? Grabe! Ayan, so, yung ngayon po, so malakas na kayo. Yung mga dating hindi nyo nagagawa nyo na po ngayon. Opo, nakakapag-ugas na ako ng pinggan, nakakapag-walis. Kung bakit nga, nawawalis ko na. Oo, bakit dati po nung hindi pa kayo nagkikrebsi? Hindi ako mapagwalis noon, lalambot ako. Oo, ano po, palagi lang kayo nakahiga dati? Opo. Ah, oo, ayan. So, tagapakinig pala kayo sa programa ko ng Sabado at Linggo, ano Nanay Luz? Opo, Sabado at Linggo, tapos matutulog na ako. Pagkatapos ng programa ko, matutulog ka na, tapos ang gising mo alas 4 na. Opo, hindi ko po alam na may programa kayong... ating gabing ganito oras. Eh kaya lang, gabi na para sa inyo. Itulog nyo na lang. Kahit hindi na kayo makapakinig sa akin, importante sa akin, nakakatulog kayo. Opo. Oo, makinig na lang kayo doon pag Sabado at Linggo. Ano, Nanay Luz? Opo. Ayan, okay. Ay, Nanay Luz, sandali. Kayo po ba may asawa pa? Buhay pa po. Wala na po. 20, paigit na pong 20... 20 years, balo na ako. Ah, balo na kayo. Akala ko sumakabilang bakod. Sumakabilang buhay pala. Balo na po. Ayan, okay. Nanay Luz, text ka lang kapag nakikinig ka sa programa ko ha, para babatiin kita. Opo. Ayan, okay. Nanay Luz, maraming salamat po. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, naku, kulang na naman po tayo sa oras. Ayan, okay. So, happy listening muna kay Ma'am Josie Desquitado. Sorry po at nag-overtime na naman tayo. Again, yung mga hotline numbers natin ng Krebsy, inyo na pong napakinggan. Pero kung halimbawa, hindi po ninyo nakuha at gusto niyo magtanong sa Krebsy o gusto niyo mag-order sa Krebsy, sa akin na lamang po kayo mag-text sa 0916-1608-168. Again, 0916-1608-168. Pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe sa akin pangga Ruth Abao Facebook page. Kung meron kayong katanungan tungkol sa privacy, kung gusto niyo magpag-discuss ng mga topics na may kaugnayan sa sex, gusto niyo huwiin ng payo sa inyong mga problema na may kaugnayan sa sex, you may get in touch with me sa aking pangga Ruth Abao Facebook page. Please like that page. Tapos pwede na po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Anong oras po ngayon? Anong istasyon kayo nakikinig? Samahan po muli ninyo ako bukas, same time, alas 8 ng gabi, dito sa DWIZ 882 Manila at DWIZ Dagupan, Pangasinan. Sa isa na naman pong pagsasahing papawid ng programang pangga Ruth Abao Live, ang natatangin programang tumatalakay sa sex education. Maraming salamat sa mga tumulong sa atin magkaroon ng programang ngayong gabi kay Engineer Fed Velamala at sa ating mga CA at sa ating social media department. Susunod na po ang programa ni Ms. Judith Estrada Larino, ang Dear Ate Tugay. Mga tayo, mga kuya, mga mister, mga misis, mga besh, mga magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abao sa Pangga Ruth Abao Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ 882 Manila.